Maikling-maikli lang ho, susubukan kong ipaliwanag yung ginagawa ho namin dito sa lungsod ng Taguig. Unang-una ho, napakadali na ho ng trabaho ko kumpara sa trabaho na minana ng dati nating mayor, Mayor Lani Cayetano. Nagsimula ho ang Taguig tulad ho ng mga ibang lungsod no, sa Metro Manila at sa buong Pilipinas na ang edukasyon ho ay struggling. No? Puno ang mga classroom, minsan hindi kalidad. Magagaling ang mga teacher pero kukunti lang sa dami ng mga estudyante. Naging prioridad ni Mayor Lani Cayetano ang ayusin ho yung education sa lungsod ng Taguig. At sa loob lamang ng ilang taon, nung panahon ni Mayor Lani, from number 11 sa National Achievement Test, ang Taguig naging number 7, naging number 3, until naging number 1. So pagdating ho sa basic education, ang Taguig ho ang reigning sa National Achievement Test na number 1. Pero bukod po doon, pagkatapos ho ng basic education, inayos rin ho nung panahon ni Mayor Lani yung tertiary education. Paano na ho yung kolehiyo? So dalawa ho ang ginawa ho niya. Unang-una, yung reforma dito sa Taguig City University. Pangalawa ay yung pag-establish ng pinakamalaking scholarship fund sa buong Pilipinas para sa isang LGU. So ang scholarship fund ho ng lungsod ng Taguig, halos 1 billion. Sa Taguig ho, kung gusto mong magdoktor, 100,000 babayaran ho ng City of Taguig. Pero magsisilbi ka sa city ng isang taon, sa bawat taon na binayaran ng gobyerno ang iyong pagpapaaral. Doon ho yun sa doktor, engineer, abogasiya. Pero lahat ho ng gusto magkolehiyo, ang scholarship natin from 10,000 to 40,000 pesos until merong premium na 100,000 na merong return service agreement. Dito ho sa TCU, marami hong naman ang problema nung bagong mayor si Mayor Lani Cayetano. Tulad ng maraming universidad, unang-una ho, yung may mga fees. So ang una hong ginawa, libre ang tuition. So sa eskwelahan muna to, 6,000 na estudyante, libre ho ang tuition. Walang binabayad. Lahat ng 6,000 ho na yan. Pangalawa ho, inayos ho, naging dekalidad na isang universidad. Ang TCU ho, nagta-top 1 ho, nagta-top 10 sa board exam ng ating mga guro at sa criminology. It is one of the best in the country now pagdating ho sa education and criminology. Ang Taguig ho ngayon, sa panahon ng pandemya, hindi lang ho tayo nag-a-adjust sa new normal. Naghahanda na ho sa new future. Ano ho ibig sabihin nun? Hindi lang ho tayo, yung pantawid lang ho, dahil pandemya, mamimigay ng tablet para makapag-aral sa bahay yung mga bata. Hindi ho, komprehensibo ang ginagawang plano para pagkatapos ng pandemya, nandyan na ho yung mga mekanismo para makasulong tayo at manguna pagdating sa larangan ng edukasyon. Paliliwanag ko ho bakit. So Taguig City is preparing for the new future, hindi lamang pangtawid sa new normal. Sabi ho ng ating Pangulo, no face-to-face learning. So sa ngayon ho, bawal ang face-to-face learning. So dahil ho dyan, ang ating pamahalang lungsod, sa tulong at sa gabay ng magagaling ho nating membro ng Sangguniang Panglungsod, at ating magaling na kinatawan sa Kongreso, gumawa ho tayo ng komprehensibong plano. Na-witness nyo na ho, marami sa inyo, isa-isa ho sa mga ginawa ho natin. Unang-una ho, yung pag-launch natin ng online learning hub. Skillsoft ho ang nagtuturo ho dito. Isa sa pinakamagaling na training companies sa buong mundo. Ito yung ginagamit ng IBM at iba pang malalaking kumpanya. Sa Taguig ho, halos 10,000 na ho ang naka-enroll dito sa online learning natin, yung Tech Talk. Diyan ho natin trinain din ang ating mga teachers, ang ating mga guro, para masanay ho sila dito sa transition to the new normal. Nilaunch ho natin yan April pa, para habang lockdown, nakakapag-aral sa kanilang mga bahay yung ating mga kababayan. Short courses yan. Isang linggo hanggang ilang buwan, pwede nyo ho kunin dyan. Yung ibang universidad ho, di ba Dr. Brion, nag-issue, ang ginawa ho nila, dahil pandemya, pasado na lahat ng estudyante. Yung ibang university naman, ang ginawa, kung ano ang grade mo nung tumama yung pandemya, yun na yung grade nyo. Sa Taguig City University ho, all the graduates enrolled in Tech Talk. Bago sila mag-graduate, nag-enroll sila at kumuha sila ng online course para ho mapunan yung mga na-miss ho nilang mga klase. Yan ho, ready-made na ho yung mga kurso dyan. Pangalawa ho, noong graduation, isang napaka-importanting okasyon na noong panahon ng pandemya, maraming hindi nakagawa, no?
isang napaka-importanting okasyon sa buhay ng isang estudyante. So ang Taguig ho, pinatuloy ho yan, nagkaroon tayo ng e-graduation. Yung mga robots na gawa ho ng ating award-winning robotics team, ginamit ho natin lahat ng eskwelahan ho nakapagkaroon ng e-graduation sa lungsod ng Taguig. Napanood ng pamilya nila dito man o pamilya ng OFW na nasa abroad. Pangatlo ho, huling-huli, ito ho kung nasan tayo ngayon, ito ho ang Taguig City University. 6,000 students. Lahat ng estudyante makaka-receive ho ng tablet. Automatic. All teachers merong tablet, may training module. Pero ang Department of Education ho, yung lahat ng mga pampublikong eskwelahan natin sa elementary at high school, ang DepEd National ho ay nagbaba ng modular learning guidelines, yung module ho. So ang ginawa ho ng Taguig City, gumawa ho siya ng tele-aral hub. Mahigit 500 mga teacher. Pag may tanong kayo sa inyong module, pwede niyo hong tawagan yan. Kahit saan ho, dito sa Taguig at sa Taguig Pateros District. Kung may tanong kayo, every week yan hinahatid sa bahay o kinukuha ng magulang, yung module ho, naka-print na yan, naka-binder na yan. Pag may tanong kayo, itatawag ho. Bakit hindi tayo namigay ho ng tablets sa ating mga elementary at high school? Dahil ho, ang learning capabilities na hinanda ng DepEd ay pang-module. Ibig sabihin ho nun, pag estudyante ho kayo ng pampublikong eskwelahan sa elementary at high school, binigyan kayo ng tablet, ang gagawin nyo lang ho, itadownload nyo lang ho yung module na kapareho nung iniikot nating nakapapel. So naniwala ho kami, tamang paggastos, tamang paggamit ng salapi, ang mga kolehiyo natin, ang mga estudyante natin dito sa kolehiyo, mas magagamit ang ating mga tablet. Marami ho tayo dito sa TCU, working students. Marami naman ho dyan habang nagtatapos, naghahanap na ng trabaho. May ibang interest na gagamit ang kanilang mga tablets. So naniniwala tayo na ito ho ang tamang transition at paggamit ho ng pondo natin. Ang nilolaunch ho natin ngayon ay hindi isang simpleng distribution program ng ating mga tablets. Pinag-isipan ho ng mahabang panahon, pinag-aralan, pinaghandaan. So makikita nyo ngayon, yung isang importanteng component ay ito ho, yung teacher's hub. Ibig sabihin ho nun, lalo ho sa kolehiyo, hindi ganun kasimple ang mga tinuturo. Maraming pagkakataon, komplikadong mga kurso, mga specialized courses. Ayaw ho natin na yung isang guro, isang profesor, nandun sa kwarto niya, bubuksan lang yung camera niya, magtuturo na, nakapambahay pa. Gusto natin, no, na ang ating mga guro, tulad sa loob ng classroom, makapagbigay inspirasyon, magbigay ng dignidad, at pinaka-importante, makapagbahagi ng tamang karunungan sa kanyang mga estudyante. So dito sa TCU, sa Taguig City University, sinigurado natin na una nating i-train yung ating mga teachers. April, we started training our teachers from the Department of Education. And last month, we started training our Taguig City University teachers. Nagbigay ho tayo ng 264 tablets sa ating mga guro. At sila ho ay trainingin natin dito sa learning management system. Nag-training ho lahat ng mga profesor at ongoing ang training ho natin dito. Ulitin ko po, hindi ho pwede yung magtuturo tayo online. Bubuksan lang natin yung camera ng ating computer. Magtuturo na yung teacher. No, iba ho yung medium ng online learning. Iba yung pagtanggap ng impormasyon ng ating mga estudyante. Dapat ho, mag-adapt rin yung pagturo ng ating mga guro. So, again, partnering with Skillsoft and also Computer Assisted Learning Philippines, ay hinanda natin yung mga guro ng Taguig City University. Pangalawa ho, magagaling ho ang mga iba't ibang mga kolehiyo dito. Again, under the leadership of Dr. Brion, members, of course, of the board na nandito ngayon. Councilor AP, si Ma'am Suzanne Zambrano is also there. Bawat kurso ho dito, bawat kolehiyo, kasama dun sa pagbuo ng kanya-kanyang mga programa. Ang education, nagtatap ho dito sa board. Ang criminology, nagtatap rin ho dito sa board, ang TCU sa buong Pilipinas. Yung aming social work, isa sa ilan sa mga eskwelahan sa buong Pilipinas na nag-o-offer ng social work. So bawat kolehiyo ay nagbuo ng kanyang sariling blended program, online at modular. At itong teachers hub ho, makakatulong para ang mga guru ho natin makapagturo ng mas maayos. Darating na lang ho ang ating mga guru dito dahil naniniwala tayo kung gusto natin magaling ang estudyanteng Taguigenyo, dapat handa
at binigyan rin nating kapasidad ang ating mga guro. Dito ho, papasok ang mga guro, 10 classroom ho to, na merong mga sofa, merong mga waiting area, merong coffee machine, no, may internet, at pag oras na ho nila, dito ho nila gagawin ang kanilang lecture, meron silang teaching assistant, handa na ho sila para talagang matuto ang ating mga estudyante. No, ma-utilize lahat ng teknolohiya. Muli, hindi yung bubuksan lang yung camera at magtuturo. Dahil ho, iba ho yung teaching online. Napakadaming component. Hindi lang yung magsasalita tayo sa harap ng camera. So yun ho yung pinag-aralan at patuloy na pinag-aaralan ng ating mga guro sa Taguig City University. Lahat ng estudyante natin, mahigit 6,000, ay binigyan ho natin ng tablets. Again, eh kanina ho, pinaliwanag ho natin yung decision natin na modular learning tayo with tele-aral sa basic education sa ating mga public schools at sa Taguig City University naman, online learning tayo na meron ding support na modular. Ang Taguig City po ay may 107 Wi-Fi stations at dodoblihin natin yan this year. So in the term of Mayor Lani, she established 107 Wi-Fi stations, 90 minutes of free internet. Ano ibig sabihin ho niyan? Nasanay ho tayo, minsan 4 na oras, 6 na oras, mag-aaral tayo online. Isa ho sa mga tinuro sa amin yon dito sa online learning, hindi kailangan ganun. Dito ho, makakapag-produce tayo ng magandang mga teaching modules. Pwedeng i-download ng estudyante sa Wi-Fi station natin. Pag uwi ho niya, papanoorin niya. Dahil ang totoo naman ho, kahit ho anong ganda ng ating mga programa, kung ang bata walang Wi-Fi, walang access, hindi ho niya mayu-utilize ito. So ito ho, magpo-produce ng magandang material at pwede hong i-download. Huling-huli ho, naniniwala kami tulad ng sabi kanina na ang ating mga kolehiyong mga estudyante magagamit at mayu-utilize yung kanilang mga tablets for other purposes also na makakatulong sa personal enrichment nila bukod ho sa paggamit nila sa eskwelahan. So naniniwala kami, sulit ang investment nito para sa ating mga estudyante. Thank you. We'll show you a sample, no? Yung pwedeng gawin dito. Wala hong editing to. Live ho yun. Pupunta ho dito ang teacher. Magsisimulang magsalita. Yung materials ho niya, ibibigay niya sa teaching assistant. At makikita niyo ho, mas maganda ho yung pagpapaliwanag, mas maganda yung explanation. Hindi pwede ho sa TCU. Yung guro ho na papasok na lang, bubuksan yung camera, magbabasa sa libro. Bawal ho sa amin yun. Dito ho, ang guro kailangan naghahanda araw, linggo, para ho maturuan ang ating mga bata. And we are now working closely with the TCU leadership. And kahit pagkatapos ng termino niya, nangako na tutulong sa atin ang magaling nating presidente, Dr. Brion. Thank you, sir. And we are excited to show you a sample of what our teaching hub can produce. 10 ho to. 10 kwarto na may teaching hub. Darating ang teacher, magtuturo. Ito ho ang sample ng kanyang gawa. Again, Mr. Loro, your instructor this semester for GA16, Mathematics of Investment. Today is November 14, Saturday at 1 p.m. Please do not forget, as we have discussed in our last orientation, that our classes would be 1 p.m. to 1:30 p.m. We sent the link for this, and I assume you have watched this because this will serve as our motivation in our discussion today. Okay, in this video, you have watched that there is a certain importance as to how our numbers. So I hope you have watched both of these videos, and if you do, then you will be you'll find the lesson today at least. Thank you, everyone. Salamat po.